Magsitayo po ang harap. Pagsamo ng bayan mo, iba po ang Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukulok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran. Sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, ang mga kalang kamay ng hari na inatasang pilitin ang mga taong sumasamba sa mga diyos-diyosan ay nagtungo sa lungsod ng Modin upang utusan ang mga taga-roon na maghandog sa mga dambanang pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatiyas at ang lima niyang anak. Nilapitan si Matatiyas ng mga kinatawan ng hari at sinabi, "Ikaw ang pinunong iginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya ng ginawa ng mga Hentil at ibang mga taga-Hudeya at Jerusalem. Gawin mo lamang ito ay tiyak na mapapamahal ka sa hari, pati ng iyong mga anak, at gagantimpalaan kanya ng pilak, ginto at iba pang kaloob." Ngunit malakas na sumagot si Matatiyas, "Kahit lahat ng Hintil ay sumunod sa hari, at dahil dito'y nilabag nila ang relihiyong ipinamanas sa kanilang mga ninuno, kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan
ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari, at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman. Katatapos pa lamang na magsalita ni Matatiyas ng isang kapwa-Hudyo, ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa Moding at naghandog bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatiyas, nag-alab siya ng puot. Nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambanang pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan, ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kautusan, gaya ng ginawa ni Phinehas nang patayin nito si Zimri na anak ni Salu. Matapos gawin ito, nilibot ni Matatiyas ang buong lungsod na ganito ang isinisigaw. Sino mang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin. Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwanan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod. Ang marami na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang relihiyon ay lumabas din at sa ilang na nanirahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon, ang lunsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hang. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem, at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin. Sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila. Wawasakin ka nila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, maupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ang sigaw po ng Salmong Tugunan, sinasabi po sa atin, ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kamusta po ba ang ating pagsunod sa Diyos? Nasaan po ba at hanggang saan po ba ang ating katapatan sa Diyos? Hindi po madaling sumunod sa Diyos. Hindi, kumbaga, no, maraming mga pagsubok, maraming mga paghihirap, hindi agad, you know, ginhawa yung nararanasan ng mga taong nagnanais sumunod sa Diyos. Pero ang pangako, kung tayo'y magiging masunurin, eh handa naman siyang ipagtanggol tayo. Maganda nga po itong kwento sa unang pagbasa natin sa Aklat ng Makabeo, itong si Matatayas. Sabi po dito, no, wag nawang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Kasi yung hari nila noon ay pinipilit silang sumamba sa Diyos-Diyosan at talikuran ang mga utos ng Diyos. Yung hari nila noon. Pero ito po, no, si Matataya, sabi niya, maging ang aking sambahayan, hinding-hindi kami lalabag sa aming relihiyon, ni hinding-hindi namin susuwayin ang utos ng Diyos. Huwag nawang ipahintulot na mangyari ito. Ito yung kailangan natin. At sana po, ipinagdadasal din natin na maging matatag tayo sa harap ng mga taong nagnanais na tayo po ay iligaw, na tayo po ay ilayo sa Diyos. Mga tao, pangyayari, mga in disguise na akala natin okay, akala natin masaya, akala natin ito, pero unti-unti inilalayo tayo nito sa Diyos. Kaya ngayon po, no, lagi nating napapag-usapan itong mga bagay na nangyayari sa paligid natin at kailangan makita natin yung totoong nangyayari at mangyayari pa. Pinapalakpakan natin ang mga nagnanakaw, sinusuportahan natin ang mga gustong pumatay. Kahit nga ang nagmumura sa Diyos, pinapalakpakan natin at tuwang-tuwa tayo. Pero simba naman tayo ng simba. So nasaan ba talaga ang ating katapatan? Hanggang saan ba
Pag sa loob lang ba ng simbahan? Paglabas, okay na. Sige, tanggap tayo ng pera. Kahit sa magnanakaw, okay lang yan. So nasaan po at kanino ba talaga tayo susunod? E gusto natin guminhawa. Kaya nga, no, marahil, kung ilalagay natin ito, itong nangyari sa Jerusalem, no, nung sinikwento ni Jesus, yung mangyayari sa Jerusalem dahil hindi nila pinansin ang pagdating ng Diyos. Maliligtas sana sila kung tinanggap nila si Jesus. Pero nagmatigas at sumunod sa mga hari na medyo baluktot ang pag-iisip. Kaya po, kahit hindi sa Biblia, nangyari po kung aalamin nyo ang history ng Jerusalem. Ito po ay talagang hindi matapos-tapos yung mga sumasakop at talagang kung ano-anong gera ang nangyayari o nangyari na. Dahil hindi tinanggap ang pagdating ni Jesus. Eh, pwedeng ngayon, kung darating ba dito sa Pilipinas, in case, no? Kung darating ba siya, masasabi din ba niyang, kung nalalaman niyo lang, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. O po pwedeng, diretso sinasabi sa bawat isa sa atin, kung nalalaman mo lang kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Di ba, ang ganda rin pong tingnan nito na sinasabi sa bawat isa sa atin. Kasi gusto natin naman talaga ng peace of mind, gusto naman talaga natin ng masayang pamilya. Yun lagi natin iniisip, sana maging buo ang pamilya. Pero yung ginagawa ba natin sa kasalukuyan, yung mga desisyon ba natin sa kasalukuyan, tinitingnan ba natin ng mabuti? Kung ano yung magiging epekto, maganda o pangit na epekto nito. Yung desisyon mo ba na akala mo, pag nag-abroad ako, giginhawa kami. Ito para sa pamilya ko. Maraming ganyan po, no? Pinag-isipan ba ng mabuti? Pinagdasalan ba ng mabuti? Kasi sino ang nasisira lalo? Di ba, pamilya? Isang po sa mga OFW natin, no? Tinuturing na mga bayani ng kasalukuyang panahon. Pero marami sa mga OFW, hindi na nakaka-uwi. Pero yung reason nila, para sa pamilya, pero hindi na nakaka-uwi. At sinong naiwan yung pamilya dito? Ano nangyari? Nagkawatak-watak. Yung akala natin, yung karir natin, di ba? No? Ito ang makapagbibigay sa akin ng kapayapaan. Buong Nazareno, ipagkaloob mo naman itong karir na ito para sa akin, para maging masaya naman ako. Pero ang sabi ni Jesus, kung nalalaman mo lang kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Sa mga politiko na nagnanais sumakbo, nagdadasal din ang mga yan, Panginoon, tulungan mo, papanalunin mo po ako. Eh, sinasagot na ng Nazareno, kung nalalaman mo lang, baka hindi ikaw ang makapagdudulot ng kapayapaan sa bansang Pilipinas, baka pinipilit mo lang. So, ngayon po, no, sa atin, ikaw po, ano yung hinihiling mo sa Nazareno na sinasabing, baka hindi yan talaga. Baka kailangan din natin tanggapin na hindi ipinagkakaloob ng Diyos yung kahilingan mo at ang paanyaya, buksan mo ang mga mata mo para makita mo na walang point para magalit ka, magwala ka. Dahil lang hindi mo nakuha yung hinihiling mo.
Di ba mayroon tayong tinatawag no, na, sa psychology po, nagsiself-destruct tayo. Ikaw mismo, sinisira mo ang sarili mo dahil lamang sa mga bagay na akala mong makakapagbigay sa iyo ng kaligayahan, pero hindi yan. Kaya nawa po na sa araw na ito, sa misang ito, higit sa anumang kahilingan, eh, hilingin natin sa Diyos na makita natin ng mas malinaw kung saan at anong direksyon tayo inaanyayahan ng Poong Nazareno. Kung susundin lang natin ang Poong Jesus Nazareno, hinding-hindi tayo magkakamali. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ipanalangin natin ang ating mga pangangailangan bilang bahagi ng ating paglalakbay ng pananampalataya bilang pagsunod kay Kristo patungo sa walang hanggang Jerusalem ang ipinangakong mamanahin natin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Ang simbahan, naway maging buhay na sagisag at instrumento ng pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Bilang komunidad ng mga sumasampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga walang kwentang galit at hindi pinag-isipang paghusga. Manalangin tayo. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Atinawang maiwasan ang gumawa ng mga dahilang umiwas sa ating pagtugon sa mga hamon ng pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Ang mga kasawian sa buhay o pagkakasakit, naway hindi makasagabal sa ating pagnanais na sundan si Kristo maging sa pagpapakasakit. Manalangin tayo. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Sa mga tapat na yumao, naway maibigay ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maupo ang lahat. Ang gawit ko, lahat na ito'y nagmula sa iyo. Muling ihanog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay. At kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan
at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel ang nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ni Ina ng Diyos, ng gabiak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaan, loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga tatanggap po ng komunyon, huwag na po kayong umalis sa mga pwesto ninyo o magkocross pa. Manatili lang po kayo at kami po ang mag-aabot ng komunyon. Katawan ni Kristo. Amen. Pangarap mo ay
makakanta. Sa harap ng Diyos, lumanatag ka, maging matyaga, maghintay sa Kanya, huwag mong kalinggitan ang humihinawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasap ka sa Diyos ang mabuting gawin at managang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay, at pangarap mo ay makakamtan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang uling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, sama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang mga
Pagkasat, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,